Coming, sir. Coming, sir. Hindi ako nakatulog kahit konti. Hindi ako makapaniwalang inupahan mo pa yung bahay dun sa kabila. Paano ko nakakatagal dun? Nagawa mo yun ang dahilan sa pag-ibig? Ang maging isang normal citizen, ganun ba talaga kahirap? Pag nakatulog ka ng mahibig doon, baka sa west na sumikat ang araw. Nakakainis ka talaga. Hinihingi ko bang opinion mo? Di mo naman ako naiintindihan. Pagkatapos ng isang araw, ang dami-dami na niyang reklamo. Tulad din siya ng ibang mayayaman. Hello? Sunshine, si Xiaoyu ito. Xiaoyu, ba't ka napatawag? Magpapaalam ako. Nagpasya si Papa na lumipat kami sa Canada. Aalis na kami ngayon. Ayoko makita mo akong umalis. Lilipat na kayo sa Canada? Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. Ayokong malungkot ang isa sa atin. Ayokong makita kang umiiyak. Isa pa, hindi ko kakayanin yun. Ano ba yan? Kausap pa lang kita ngayon, naiiyak na ako. Aalis ka na? Kung ganun, hindi na tayo magkikita? Hindi. Pangako, mag-iipon ako ng pera sa summer. Dadalawin kita. Sanchay, huwag kang magtatampo ah. Heto na ang kape mo. Salamat. Day off nga pala ni Sanchay ngayon. At nag-resign naman si Xiaoyu. Alam ko na yan. Gusto ko lang umupo rito. O sige, hindi na kita aabalahin. Xiaoyu. Anong problema? Gusto ko ang babaeng ito, pero siya lang may ayaw sa akin. Si Men. Matapang ka na. Hindi ka nakatulad ng babaeng nakita ko sa tabi ng kalsada at umiiyak. Ikaw ang nagturo sa akin para maging matapang si Men. Ituring mong huling kahilingan ko ito. Dahil talagang gusto kita. Hello? Si Men! Si Mechu ito! Saan ka ba? Kala ko pupunta tayo dun sa party. Kung gusto mo, susunduin kita. Hindi ako pupunta. Labo mo naman. Dun sa party pupunta natin ng raming supermodel. Sayang kung di tayo pupunta. Mechu, ikaw na lang, have fun. Hindi ako interesado ng pumunta. O sige na, bye. Ilang araw na nakakaalis si Xiaoyu at si Tao Mingse, hindi na siya bumalik sa lugar na ito.
hindi naman talaga nakakapagtaka ang hindi pagbalik ni Tao Mingsud dito. Luma na kasi't marumi ang lugar na ito. Mas nakakapagtaka kung nanatili siya. Pero hindi ko maintindihan, bakit masama pa rin ang loob ko ngayon? Bakit nandiyan ka? Para kong white lady! At bakit mo naman sinasabing mukha akong white lady? Ang haba kasi ng buhok mo, nakatayo ka pa dyan. Buti wala akong sakit sa puso. Bakit ka pa nagpunta? Tapos matatakot ka lang pala sa akin. Ha? Bumalik ka na sa malapalasyong bahay niyo. Mas komportable doon, hindi ba? Bakit ka ba galit na galit? Hindi ah. Inupahan ko to, kaya uwi ako kung kailan ko gustuhin. Hindi! Ito ang mundo ng mga normal na tao, kaya hindi ka pwedeng basta umalis at bumalik kung kailan mo gusto. Minahon ka. Alam mo ba kung anong oras na? Iyakit muna kita. Doon tayo mag-usap. Bakit ba? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ang walang katapos ang relasyong ito. Palubog na ako ng palubog. Hindi ko na kayang itago. Nakakainis. Namimiss mo ba ako kaya ka ganyan? Paano mangyayari yun? Kapal na mukha mo. Alam mo, gabi-gabi pumupunta ako dito. Hindi mo lang alam. Pumupunta ako ng 1 o'clock at umaalis sa maaga. Sinungaling? Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Delikado kasi itong nakaraan. Mahigpit akong binabantay ng mga guard. Ang hirap tumakas. Sa tingin ko, kagustuhan niya ni Mama. Kahit na nasa New York siya, binabantay niya ang bawat galaw ko. Sa ginagawa mong yan, sa tingin ko mas lalo lang tayo mahahalata ng iyong Mama. Kaya nga sa gabi ako tumatakas. At hindi ako pwede magkotse. Nagtataksi lang ako papunta rito. Kakainis. Ganun palang nangyari. Ang sama-sama ako. Nagagalit ako nang wala palang dahilan. Nakakahiya sa kanya. Malalim ng gabi at alam kong pagod ka na. Matulog ka na. Inaantok na rin ako. Matutulog na ako. Sige na, babantayan kita hanggang makatulog ka. Ang totoo, namimiss ko si Xiaoyu. Namiss rin kita. Good night. Ang saya-saya ko. Pero sa puso ko, laging nandun ang malaking katanungan. Ang kapaligiran kinalakhan namin, malaki ang kaibahan. Kahit nagpasyan na ako na harapin ang mga balakid para lang makasama siya, ang puso ko hindi pa rin mapanatag. Madam, pagkakita ng real estate company sa dala naming pera, eh pinagtapat nila sa akin ang lahat. Meron daw binata na gumamit ng malaking halaga ng pera at tumupa ng bahay sa tabi ni Sanchay. Pero wala raw iniwang impormasyon. Kaya po hanggang ngayon, hindi namin nasisiguro kung sino siya. Pero madam, sa aking palagay, si Yang Master Azzy yun. Kung hindi ako nagkakamali, ilang araw mo nang tinatrabaho yan. Siguro naman kilala mo na ang ugali ko, Yutian. Hindi mo na dapat sabihin ang mga bagay na hindi ka sigurado. Opo, madam. Nagpadala na po ako ng mga tao sa labas ng bahay ni Sanchay para makapagmanman ng lubos. At anong nangyari? Kumpirmadong si Young Master. Madam, ikinalulungkot ko po. Ang pinadala nating si Yamin, wala siyang silbi.
Ganun pa. Huwag mo nang banggitin ang mga bagay na tapos na. At tigilan mo na ang pag-aaksaya sa aking oras. Tapos na ang usapan. Nag-disguise ka na naman? Naghintay pa ako. Hindi ka kaya napansin ng mga gwardiya na lumabas? Ilang beses akong umikot para maligaw ko sila. Halika na. Meron pa kayong nagde-date sa mundo na kasing adventurous natin? Alisin ko na to. Huwag mong tanggalin yan! Baka makita ka nila! Ano to? Parang ang sarap-sarap na itsura. Truffles. Ah, truffles. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakain nito. Pag kumain ka, pakiramdam ko lahat ng kinakain mo masarap. Pero masarap naman talaga. Marami akong kilalang babae, pero hindi sila katulad mo kukumain. Si Mama, ang ate ko, si Chin. Nakaupo kasi kayo sa isang mahabang mesa. Paano yung makikita mukha ng bawat isa? Kami ng pamilya ko, isang bilog na mesa ang gamit namin. Kumakain kami't nag-uusap. Lalong sumasarap ang pagkain. Ang sarap maging tulad niyo. Dalisan mo na lang ang pagdalaw sa akin. Pagluluto kita lagi. Oo ba? At ano naman ang ibig mo sabihin doon, ha? Excuse me, sir. Hindi po pwede to. Hindi pwede? May isa pa. Tommy, sir. Sumweldo pala ako kahapon. Ililibre na kita. Huwag na. Okay lang yun. Hindi ko pinagbabayad ng babae. Sir, excuse me. Hindi rin po pwede. Hindi rin pwede to? Subukan mo isang yan. Sir, sorry po. Ganun din ang credit card na to. Bakit hindi pwede? Sira bang basin nyo? Ha? Tommy, sir! Ako na magbabayad! Huwag ka makailan! Tawagin mo manager mo! Bilisan mo! Pwede ba huwag kang ganyan? Baka naman talagang sira ang card reader nila. Walang masama kung ako magbabayad paminsan-minsan. Lagi mo na lang ako nililibre. Kumikilos na naman si Mama. Anong sinabi mo? Kumikilos na naman si Mama. Hindi naman. Baka talaga nagkamali lang sila. Halimbawa, expired ang card mo. O kaya, sira ang machine na ginagamit nila. O kaya... Tama ka nga. Galit na galit yung waiter kanina. Ang galing magsalita. Galit ka rin naman. Ano ka? Ako nga yung mas kalmado kaysa sa kanya. Pumunta na tayo sa ibang lugar. Tatawag ako sa bahay, magpapadala ako ng pera. Mabuti pa, huwag mo nang gawin yan. Pwede naman mag-enjoy kahit walang pera. Tulad ng ginagawa ko. Sa mga ordinaryong tao na nagde-date, hindi kailangan ng pera. Ordinaryong tao? Mm. Sa tono ng pananalita mo, parang hindi na masaya yan. Hindi, ano ka ba naman? Meron tayong mapupuntahan kahit walang pera. Halika na. Nagsisimula lang magbago ang lahat. At ayoko munang isipin ang mga katanungan ko. Dahil ngayon, gusto ko lang maramdaman ang mga sandaling ito. Bye, for your the eye, way by
Ah.